Okay, gagawa ako ng part 2 nung video nung kinuwento ko nung nakaraan about dun sa 7 years silang nagsama pero naghiwalay din. Ito po ang istorya nila, ano? Hindi ko pala nasabi dong maigi. Naghiwalay nga sila, no, after 7 years. Nung mga panahon na yon, si babae na sa Pilipinas, si lalaki naman ay nasa ibang bansa rin. Hindi ko alam kung saang bansa siya. Okay? Sabi ko, nung time na yun, hindi ko rin nabanggit. Nung time na nagsasama pa sila noon, or nung time na mag-asawa pa lang sila nung time na yun, pinapadalhan lamang siya nung asawa niya ng $100 nga. So, hindi kasya, diba? And then, wala din silang anak. And then, ganito nga. So, naghiwalay sila kasi nga bakla yung lalaki. Tapos, nalaman niya na may kinakasama na rin ibang lalaki. Yun. Tapos, so, eto na nga. Naghiwalay sila kasi nga hindi na nagparamdam sa kanya yung lalaki. Yun. Kaya, naisipan niya na mag-ibang bansa rin. Naisipan niya na umalis din ng Pilipinas. Para nga magkaroon din siya ng sarili niyang trabaho, sarili niya ding pera. So, ito, nakarating siya ng Amerika. Nandito na nga siya sa Amerika. And then, nung siguro naging financially stable na siya, saka siya nag-file ng divorce. Yun nga, dun sa lalaki. Tapos, nasabihan pa ako dun sa nag-comment na ako daw ay mag-gawa daw muna ng research bago ako mag-upload ng video or may istorya lang. Parang hindi siya makapaniwala na nagawa nung kakilala ko na makapag-divorce. Kahit siya ay nakapag-divorce dito sa Amerika nga, kahit nakasal sila sa Pilipinas. Wala, hindi siya makapaniwala na pwedeng mangyari yun. And nangyari nga, nag-grant yung divorce nila. It took like 3 taon na bago mahanap niya yung lalaki nga. Kasi nga, hindi na nagparamdam sa kanya. Yung mga magulang at mga kapatid, pinagtatakloban din yung asawa niya. Nakiusap siya. Sabi niya sa mga magulang at kapatid nito, parang utang na loob, tulungan niyo naman ako na makausap ang asawa ko. Gusto ko nang makapaghiwalay sa kanya kasi nga, wala na naman eh, hindi na kami magkaigi, hindi na kami nagsasama, hindi na kami nagkikita. So gusto ko na lang magkaroon ng katahimikan, ng peace of mind, kumbaga. Kaya, pakiusapan niyo ako. So itong mga ng kapatid, ayaw pumayag kasi na maghiwalay sila. At kahit yung asawa niya, ayaw din pumayag nung una na maghiwalay talaga sila. Kasi nga, ang paniniwala ng mga kapatid nila, nung lalaki, is may makukuha siya kapag naghiwalay sila. So, sabi niya, paano naman siya may makukuha? Wala nga siyang nakuha nung nagsasama pa lang sila. Kasi nga, pinapadala lamang ay $100 kada buwan nga. So, kaya nga siya umalis din ng Pilipinas at nagtrabaho nga dito sa Amerika. Hindi yun nga. So, ayaw kasi baka daw may makuha. Pero wala naman siyang nakuha nung naghiwalay sila. Ito na nga. Pinagtatakban ng mga magulang at mga kapatid. So, buti na lang may kakilala siya. Kumbaga, pagkalipas na ilang taon nalaman niya na meron na palang kinakasamang lalaki nga dun sa ibang bansa din yung asawa niya. So, dahil nga ayaw makapag-usap ng asawa niya, na-ignore siya. Ayaw din pumayag na makapaghiwalay nga sa kanya. So, hanggang sa ang kinausap niya ay yung kinakasama ng lalaki, yung boyfriend ng lalaki. Sabi niya, kausapin mo ang asawa ko. Sabihin mo sa kanya na pumayag na siya na maghiwalay kami. Kasi hindi naman na ako makikipagbalikan eh. Hindi na rin ako naghahabol na yung parang magsama pa kaming dalawa. Wala na eh. Kasi ito na, tinanggap ko na yung katotohanan. Ang gusto ko na lang ngayon ay magkaroon ng katahimikan na pumayag na lang siya na maghiwalay na kaming dalawa at tapusin na itong pag-asawa namin. Yung nagtatali sa amin bilang mag-asawa. So, yun. Nag-process siya ng divorce dito kahit kasal sila sa Pilipinas. And then, syempre, dinaan din niya sa mga legal process dito. Umaan siya ng mga, kumausap siya ng lawyer. And then, umaan din sa korte. And then, pinapirma din niya yung lalaki. And then sa wakas pumayag yung asawa niya, kung hindi pa yung boyfriend ng asawa niya nakiusap sa kanya na pumayag ng maghiwalay kasi pabor din naman sa kanya yon. So pumayag din yung asawa niya dahil nga napakiusapan ng boyfriend ng asawa niya. So yon. And then yun, napirmahan din, pinadala niya dun kung nasa ang bansa yung lalaki, ipinadala niya yung papel na kailangan pirmahan ng lalaki.
And then pumayag, ngayon nagkaroon na sila ng katahimikan. At yun, hiwalay na sila. Nag-grant din yung divorce nila. And yes, divorce silang dalawa. Sayo at maniwala nitong nag-comment sa akin na hindi daw maano yung divorce kasi wala daw divorce sa Pilipinas. Eh dito nga nag-file lang divorce. And ito na nga nag-grant yung kanilang divorce. Ano magagawa mo kung divorce na sila? Kaya ayaw mo mang tanggapin, yun ang tinatanggap dito, yung divorce decree na meron siya ngayon. Kaya, ayun. And marami din ako mga kaibigan na naghiwalay din, na nag-divorce, nagpakasal din sila sa Pilipinas and nag-divorce din dito sa Amerika. And mga may asawa na rin sila. So, yes, it's possible. Hindi po imposible. Yun. And sabi pa niya, ayaw niyo maniwala, bakit daw wala naman daw siyang pera yung babae at $100 nga lang daw pinapadala. Kaya nga nagtrabaho siya dito sa Amerika, nakapunta dito sa Amerika at nagtrabaho na nga isa siyang nurse. And ngayon ay financially stable na din, kaya nagawa niya at na-afford niya, nabuhayan ng sarili niya at makapag-file ng divorce. So yun, sana ay naliwanagan siya. Bye.